August 21, 2021, mga around 2 a.m. na siguro ako, nakarating dito sa Novaliches District Hospital along Quirino Highway. So ito yung hospital na itinawag ni Miss Marge Santos na pumunta kami agad-agad para makapasok. And ito yung tent na ipinasok sa akin na naka-wheelchair. Actually, may dalawang pasyente sa loob. Isang lalaki, isang babae. Ako dinala sa pinakadulo na naka-wheelchair lang kasi walang available na bed. Pero that night, that morning, I mean, talaga naman binigyan agad ako ng oxygen and dextrose. Asikaso naman agad sila. And after that, pina-x-ray ako agad. Yun nga lang, ang mali ko, in-ask ako kung kaya kong pumunta sa x-ray room nang walang oxygen. Kasi, syempre, ang laki-laki ng oxygen eh. Diba? Oxygen tank. I-wheelchair lang ako. So, sabi ko, sige, kakayanin ko. So, lumabas kami dyan sa tent na yan, pumunta sa x-ray room. Hindi ko pala kaya. Pero kinaya ko. Basta may pamaypay lang, dahan-dahan lang. Pero hingal ako. So, okay naman. So, balik agad dyan sa room. And sabi naman sa akin, mag-antay lang kasi ililipat naman ako agad daw sa taas. Kasi nga naka-wheelchair pa lang eh, wala pang available na bed. Ito naman yung room na dinala sa akin sa third floor. So maganda siya. Actually, that time, dalawa pa lang kami ni nanay. Ayun si nanay sa pinakadulo. So ako, dinala ako sa pagpasok mo sa entrance. Ako yung pinakadulo. Ito yung place ko na malapit sa CR. So that time, hindi pa ako naka-diaper. Nawiwi ako. Pero tinanggal ko yung oxygen ko rin. Nahilo ako. Actually, pinagalitan ako ng doktor. Ang sabi mo ko daw ulitin yun. Kailangan ko mag-diaper. So medyo mahina yung boses ko dyan, guys. Kasi nahihiya naman ako. Ganito itsura nung bed ko kasi unang-una mag-isa ka lang. Ito dextrose, yan, may side table lang ako. Tapos may isa pang table na lagayan ko ng mga abubot. Kasi may bawal bantay, mag-isa ka lang. So lahat na lang ng gamit ko talagang itinabi ko sa bed. Yung mga importante yan, diaper, wipes. Nagpadala ako kay ate ng basket para hindi ito yung mga essentials. Na hindi ako kalkal ng kalkal. Bawal tumayo. Naka-diaper. Bawal pumuntang CR. So, wipes lang talaga. And diaper, alcohol. Grabe. So, yan. May mini box lang na basurahan mo. Pero, kagandahan naman yan. Met-meya naman, inaalis nila yung mga basura. So this is actually second day. Wala pa rin bihis that time. Sabi ko nga mali yung damit ko kasi naka-t-shirt. My second day and I'm a COVID positive.
ngayon na. So, naka-oxygen ako. And then, naka-zero. Antibiotic, everything. And, naka-isolate ako dito sa isang group. Kahapon, nasa smart may katantan po. Tapos ko niyo doon. Super damig. And, nilipat ako agad dito sa deserted place. Nasa dulo ako. Talagang, isolated. Walang mag-isa. CR. Kailan din naman magamit ang CR kasi pag wala yung oxygen, hindi ko kaya. Well, actually, kaya ako na-admit kasi hirap na ako. Hirap na akong huminga. Pakala ko naman sa yung umbo. Try ka. So, sabi ko ba na to? Eh, pangyay ako po kasi papag-check up ako sa loob ko si Nudy. Pero pagsin ko, few steps lang. Karalang, tsaka dapat mahangin. Pag walang hangin, sagot lang kaya. Ilapos mo. Ayun na. And then, journey dami. Sa pang hospital din ang iyan. Ika 4 days, grabe, namaga yung kamay ko. Kaya pala ang sakit-sakit. Tapos, sinabi ko nga na parang namamaga na siya. Kasi parang may umaakit na dugo. So, pinalit. No, nilipat naman ulit sa kabilang side. So, sakit. Sakit siya, grabe. Nung nagkaroon na ako ng panlasa, talagang nag-grave ako sa food, grabe. So, ito, braso de Mercedes, na ipuslit ng ate ko. So, pinadalhan niya ako, yan. Yan, siguro bumalik yung panlasa ko na mga 5 days to 6 days. Tapos, ito, yan yung mga naging libangan ko. Hindi ako nakapagpadala ng libro. Makakalimutan lagi ni Adele. Pati yung notes ko. So, yan. Okay naman siya. At kaya nakapanood din ako ng movie sa cellphone. Paminsan-minsan. So, yan yung mga ginawa ko. Mas yung mga ika-fifth days. Talagang tumakaw ako. Parang lagi akong gutom. So, thanks to Ate Tina sa mga food na pinapadala niya. Actually, minsan iba bawal eh. Minsan pang may Dunkin doon at nakita nung nurse. Tapos, yun. Patikim-tikim lang kapag nagigising sa madaling araw. So, isipin mo the whole day, di ba? Nakahiga ka lang dyan. So, talaga naman. Pero buti, happy ako kasi nakakaramdam na ako ng gutom. May panlasa na. Ito yung isang naging favorite drinks ko. Nagpabili ulit ako kay Adele ito after. Isa, orange mango ata yung flavor. Masarap. Tsaka tamang-tama, needed ko zinc for immunity and vitamin C for defense. So, sabi ko bagay din to kay Heidi. Next, ito yung picture. Actually, naging apat na kami dito eh. Oo, apat kami.
And after nanay, may ipinasok ulit, lalaki. Tapos dito sa may tangke, meron pang isang bed dun sa dulo, lalaki din. Pero na-i-transfer siya sa isang facilities. Oo, medyo fully recovered na siya, so need niya i-transfer. So after niya may transfer, may isang ipinasok na bata, siguro 20, binata I mean, 20, siguro mga 27 lang. Sad kasi pagpasok lang niya, hirap na siya kaagad huminga. Siya nag-request, gusto niyang tubuhan na siya. So that time, kitang-kita ko yung ano talaga, yung eksena. Pumirma siya ng waiver. Kinausap siya ng mga family niya. Ang family ayaw pumayag. Kung kakayanin muna yung gamot, di ba? Kaya lang yung binata na yung nag-decide, hirap na daw siya huminga. So, may tubo siya. At ito namang may tangke. So, naging apat na kami dyan. Ako yung pinakadulo kasi. Malayo naman ako sa kanila. Itong pinakatangke, may kaya to eh. Ito siya yung lagi kong tinutulungan kapag naubusan siya ng oxygen, talagang hindi siya makahinga. Tinatawag niya yung nurse. Eh, minsan walang nurse. So, alam niyo naman yung boses ko, di ba, amplifier. So, kahit nasarap-sarap ng tulog ko, nagigising ako kasi tinutuktok niya yung oxygen ng kutsara niya. Nurse, nurse, ganun-ganun siya. So, syempre, tinutulungan kong tumawag. Talagang malakas ang boses ko eh. So, ako rin, nurse, nurse, talagang tinatawag ko yung nurse. Hanggang sa marinig nila ako nung lakas-lakas ang boses ko. So, yun. Yan ang naging part ko dito sa kay Mr. Kalimutan ko yung name niya. At talagang, lagi ko siyang tinutulungan tumawag ng nurse. Kasi feeling ko, yung oxygen niya malakas na nga yung pressure, pero pag nawawala, talagang hirap siya. Dumidepende siya talaga sa oxygen pa. And then, ayaw niya yan. Yung tatlong yan, ayaw na yan. Gusto niya 10 naka-reserve yan. So, isa yun sa hindi ako makatulog kasi maya't maya ang ingay ng mga tangking ipinapasok at labas. So, ang tulog ko dyan talaga is putol-putol. Diba? Pag nakatulog ka, magugulat ka na lang kasi yan, may inaakit na tangke. Kung hindi man tangke siya, tumatawag siya yung nurse. Tapos ako naman, tutulong ako. Nurse din ako. Sigaw din ako sa nurse. So, yun na lang ang aking help. Kasi hindi ko rin kaya yung hingal niyang mag... Pag naubusan siya ng oxygen, yung hingal niya... may ganun eh. So, hindi rin ako mapakali. Kaya, tawag na lang din. Help na lang din tumawag. Sayang naman yung amplifier ko. Kung hindi ko mapakinabangan tumulong sa iba. Swero, wala na akong dextrose, pero nakakapit pa rin ito po antibiotic every morning. Yun na lang. And sad kasi kasama ko nga talaga dito sa dulo. Hindi na lang pinayang kinahala siya kanina. And yung isa naman, may lipat na si facilitator. Okay na siya for recovery. Wala naman kami maliwan dito. Pero hopefully, is may pwedeng nila dire-direcho recovery ko. Gusto ko muli na talaga COVID free. Hindi ako hinahin. Kasi totally kudos niyo. So, in that day, 8 days ko yan. So, in that 8 days, inalisan na ako ng oxygen and yung dextrose. Nagulat na ako, hindi pang ubus yung dextrose. Parang kalalagay lang, inalis na. So, ang pero meron pa rin ako parang swero, doon na lang dinadaan yung antibiotics. And, oral na lang din yung gamot na binibigay. Tapos,
inhale, exhale lang daw ako, pakiramdaman ko yung baga ko, kung hindi na ako ubuhin. So, mga ganon. So far, okay naman ako that time. Pag nagmuntong hininga lang ako, parang may something, parang may tumutusok-tusok pa, kaya naiinis ako. So, siguro nga, sinabi ko naman sa doktor ko yon. Tapos ang sabi lang sa akin, since wala nang dextrose, try maglakad-lakad ng konti, dahan-dahan, hinga ng malalim, parang ganon. Kung matutulog, left and right, huwag isang posisyon, mag-try magkilos-kilos, kaya lahat ng gamit ko dyan, super disinfect. Wala akong ginawa kundi punasan, sprayan ng alcohol, ayusin, kaya napakalinis ng ano ko dyan, ng mga gamit ko. Yun yung ano, kasi nung una, pag kumilos lang ako, tumayo lang ako, ubo-ubo pa rin. So that time, talagang clear na. Pinapakiramdaman ko, so happy na rin. 8 days yon, tumalab na talaga yung antibiotics. So, inoobserbahan na lang ako na mga 2 days pa dyan. Nandyan pa ako sa taas, 2 days. 30. So, yon. August 30, ibinaba na ako sa tent ulit for recovery room siya, or recovery tent. So, 30 yun, 31 to September 1 of almost 3 days ako dito sa tent. So, ito lang yung, hindi siya aircon, ito lang yung pinaka standard fan niya, pero napakalakas naman. Malakas naman siya, talagang buga niya, grabe. And ito, yung umano si Adele, tumawag. Ito yung itsura niya, yung tent. Malaki yung tent. Kumpara doon sa unang tent na pinadalan sa akin, ito malaki siya. Parang doble siya, na may 5 bed. Tapos, kada, ang division lang ng bed is yung makapal na plastic cover, di ba? May mga plastic cover na naka-divide. So, bawat isang bed, may isang tangke na available. So, ito yung entrance. Ito, sa pangatlo ako eh. Yan. Ito si ate. Isang gabi lang siya, kinabukasan, lumabas na siya. So, yan. Actually, ito yung mga fully recovered ito. Actually, itong place ko, nung pinabukas ko kasi to, kasi nung unang araw kasi, nakasara talaga yan, as in, kulub na kulub kami. Eh, para naman kaming nasa oven. So, pinabukas ko to, so, magkaroon ng hangin. Yun nga lang, nung inopen to, yung nakikita niyong mga bed na yan, oh my God, dyan dinadala yung mga namamatay. So, siguro, sa wala akong magawa, kulang ang 10 namamatay na ibinababa dyan sa isang araw. Mababa ang 10. Oh my God, grabe. Buti nga hindi ako natakot nung gabi, kasi diba, nakaharap, nakabukas yan, tapos, yan, nakaharap. Pag alam kong meron na namang ibinababa yung tulog ng gulong, ay, sabi ko, dasal ako for the peace ng soul. And then, maya-maya may ambulance, or hindi ambulance, or sasakyan, or yung mga funeral siguro na pipick up dyan sa mga patay. May isang building dyan sa left side, doon mo na pinapasok yung black na bag na ibinababa. Tapos, may pupunta namang na funeral na ano, para to pick up. So, ito si kuya. Isang araw lang din siya. Nagpag-isang gabi siya. Kinabukasan, pinauwi na. And then, ito yung pamaypay na sumalba rin sa buhay ko. Nasira-sira na siya, pero sabi ko, thanks to you, kasi ikaw yung naging kaagapay ko nung mga panahong kinakapos ako ng hininga. Pero we have to end it here, sabi ko sa kanya. O parang timang dyan, kinakausap ko, talagay pamaypay.
hindi na kita iuuwi. Alam kong malaki ang naitulong mo para maisalba ang buhay ko. Pero hindi na kita iuuwi, ha? Iiwan na kita dito, sabi ko. Thanks to you. Tapos, ito naman yung note. Hindi kasi, nakalimutan kasi ni Adele yung diary ko, yung notebook ko. So, si ate nagpadala ng maliit lang. So, nagsulat-sulat ako, diba? Yung mga thoughts ko. Yan. Yung i-vlog ko, anong. So, dyan nakasummarize yung unang part 1 ko. And then, ito yung vitamin boost na nagustuhan ko na nabili ni Adele. So, zinc for immunity, bagay na bagay talaga sa akin. Yan, sabi ko, try ko rin bumili for Heidi para maganda yung juice niya. So, apple flavor and apple mango at orange mango yung next. So, maganda siya, try nyo rin. Masarap siya. Vitamin boost, immunity boost. So, that's it. So, ito yung recovery tent. Kaya lang ang naging complaint ko lang dito is sobrang init. Mainit siya sa tanghali. Sobrang init sa tanghali and sobrang lamig naman sa gabi. So, yun ang worry ko kasi sabi ko, baka imbis na recovery, nandito na kami sa recovery tent, baka naman mag-trigger ulit na ubuhin ako. Di ba ganun yun? Pag sobrang init, tapos sobrang lamig, yung body temperature mo is parang mag-iiba din. So, at the time, dapat din ililipat ako sa home facility. Kaya lang, na-arrange naman na. Kaya lang, the problem is yung ambulance kasi yung susundo. Medyo, parang yun ang medyo hirap kumuha, availability. And at the same time, nung September 1 na dapat ililipat ako to September 3, no, kasi yan ang completion. September 3 kasi is completion ng aking 14 days quarantine, pero umokay na ako, binaba na ako sa recovery tent August 30. So dito dapat magi-stay na lang ako for completion ng aking quarantine days, no? Yung 31, 1, 2, 2, 3. Kaya lang, yun nga, yun ang observe ko, sobrang ingwit, para kami nasa oven. Wala mang problema sa place, kaya ko naman, maganda naman, malinis. Yung init lang sa tanghali, sa umaga, tapos sobrang lamig sa gabi. Ang wino-worry ko is, kagagaling ko lang sa pneumonia, di ba, ubo. Baka mag-trigger ulit ng another ubo. So, nag-request ako sa doktor. Buti naman napakabait ng doktor, bumaba. And explain ko yung side ko. Sabi ko, baka naman dok yung 2 days na remaining, September 1, 2, and 3. Baka naman dok, pwede na ako sa bahay na lang. Sabi ko, total, I feel good. Okay, wala akong nararamdaman. And sabi ko, doon naman po sa bahay namin, may room naman po sa taas na may CR, sabi ko. So talagang yung 3 days ko, hindi po talaga ako bababa. Kasi ando doon naman na lahat eh, sabi ko. Baka pwede po sa house na lang. Kasi unang-una, yun nga po ang worry ko. Yung sobrang init po dito, tapos sa gabi sobrang lamig. Baka mag-trigger ng panibagong ubo. So parang umagri naman si Doc doon. And tinignan yung records ko na okay ako, yung problema, okay yung mga laboratory ko, yung stat ko. So, right there and then, pumayag. So, sobrang happy ko. Yeah. So, yung September 1 na half day, 2 and 3, dito na ako sa bahay noon. Pinauwi na ako noong September 1. Hello guys! Today, so masasabi kong happy ako kasi uwi na ako! Oh, the queen is back! So, sa house quarantine na lang ako till Friday and naantay na lang yung ambulance na maghahatid sa akin kasi bawal daw sa private car.
So medyo tanghali na. And parang happy. Totally free. Maganda yung paghinga ko. And back to normal. Ito si tatay. Naiiwanan ko si tatay. Kami nilang dalawa dito sa recovery tent. So these are the recovery tents, guys. Say hi, Tay! Yan, ito ang recovery tent. So, normally lima laman dito. Pero mula nung pinasok ako, una dalawa lang kami. Tapos, may pinasok pa dalawa, umuwi agad. So, ako, si tatay hanggang 5 pa ata. So, pack up things. Excited much to go home. I miss my kids. I miss my family. So guys, update ko kayo sa my journey. Siguro magkakaroon ng part 1 or part 2. No, so pagsagaan na lang panoorin. And sana makapulot kayo. And mga precautions. So kapag nasabi ko kung ano yung naramdaman ko, alerto na kayo. And this is it, guys. I'm finally healed. Thanks God. This is my second life again. And sa ilang days kong quarantine, I guess, marami ako na nilay-nilay. And mas malinaw sa akin ngayon ang purpose ko in life. See you guys. Bye.